At ang pangarap lang noon na magka-awards, negosyo na ito ngayon. Mga kapatid ko saka pinsan ko, nakaka-receive ng medals. Ako, naghahabol din ako ng mga gano'ng achievement. Unfortunately, hanggang sa tumapak ako ng college, hindi ako nakatanggap ng kahit anong medalya. Ang pinapangarap lang noon, abot kamay na niya ngayon. Nagtatrabaho noon si Clark sa isang casino bilang dealer. Nautusan ako dati nung boss ko na umorder ng trophy sa Recto. Doon nagkaroon ako ng idea doon sa business. Tapos na in love ako doon sa product. Isang taon naging reseller ng trophy si Clark. Hanggang naisipang siya na mismo ang gumawa ng mga ito. 20,000 pesos ang naging puhunan niya rito. Nung nakaipon ako, nag-decide ako na mag-set up na ng manufacturing. So iniisa-isa, nag-ipon ako ng mga machines. Tapos ang maganda, marami din naniwala sa akin ng mga laborer na sumama sa akin. Kaya nabuo ko itong Award Central. Dito na nagsimulang lumago ang kanyang negosyo. Kung ikukumpara siya nung trader ako, siguro ang margin ko lang noon nasa 10%. Pero nung manufacturing na ako, nasa gross na ako ng 30%. Ano ang tawag dito sa business na to? Awards, recognition gifts. Paano mo nakita na malaki ang potential itong business na to? Nakita ko kasi halos lahat ng companies nagbibigay sa mga employees. Ah. So, parang pang-motivate nila sa mga employees. Oo, sa mga doon mo nakita na, promising ito. Yes. Ano yung peak season? Peak season namin nag-start ng September hanggang December. Most companies doon nagsisimula yung mga, itong season na yung awarding ceremonies, mga Christmas parties. Nagulat ako dahil biglang may pa-award itong si Clark para sa akin. Ay! My gosh! Ang ganda naman yan! I'm so yellow there. 'Yung pera, sana tinutuo mo. Ano material ito? Acrylic. Acrylic. Naka-laser cutcha. Grabe yung sapatos ko, mamahalin. Ang ganda. Thank you. Welcome, ma'am. Sa pabrikang ito ginagawa ang iba't ibang klase ng tropeyo. Meron sila rito mga gawa sa crystal na pinaka-elegante raw sa lahat. Ito, mga pre-made to. So ang gagawin namin dito, engrave na lang. Ang isang ito gawa naman sa acrylic. Yung acrylic is mas matibay. So kahit na mahulog siya, hindi siya mababasag. Yari naman sa resin ang tropeyo ito na may disenyong agila. It took siguro 1 month para ma-produce to kasi medyo... Pinakamabenta raw sa lahat ang mga tropeyong yari sa salamin o glass. Sa tingin ko yung glass, yung material niya is nag-signify ng elegance. Although fragile siya, pero sa tingin ko kasi pag fragile, siyempre iingatan nung makaka-receive yan. Mabusisi ang paggawa nito dahil mano-mano ang buong proseso. Unang gugupitin ang salamin ayon sa napiling sukat. Saka ito isasalang sa sanding machine para pudpurin ang matatalas na gilid nito. Sunod naman ang buffing process para pakintabin ang salamin. Dito sa stage na to, ipapakita natin kung paano mag-engrave sa glass. In-apply tayo na chemical. Ito yung magpo-provide ng protection dun sa mga hindi ma-engrave na part ng glass. Ipapatong ang mismong disenyo sa salamin at isasalang sa UV light. Next step, ang sandblasting. Dito, bubugahan ng pinong buhangin ng salamin para lumabas ang disenyo. Pwede ng kulayan ng salamin. Ididikit ang ibang mga parte nito gamit ang resin glue at ready nang i-award ang trophy na ito. Kasama si Clark, maghahanap kami ng gustong magka-award on the spot. Ito na ang sinasabi ko sa iyo, tatalo sa Oscars saka sa Emmys. Dahil ito, instant ito. Ikaw ang magsasabi kung ano ang bagay sa iyong award, ha? Ang award na bagay ito sa akin is... Best sexy. Bakit mo nasabing sexy ka? Kailangan makonvince mo kami. Kami ni Clark. Madami pa nagkasabi. Parang tingin ko naman, sexy ka nga. Sexiest woman along Visayas. Ginusto mo ito, Abigail, ha? May award ka sa amin. Gusto niyo ba makatanggap ng award? Anong award gusto niyo? Best father. Oh, bakit kayo ay dapat maging best father? Question and answer pala. Dahil sa mga anak ko po. Dahil dyan, susulatin natin ang inyong minimiting award. Award.
Ngayon lang ako nakatanggap ng ganitong award. Masaya po ako. Maligayang maligaya po. Ama, iyak pa tayo. Nakilala rin namin si Manny Lee na isang ulirang anak. Dahil sa iyong kabutihan bilang isang anak, tatanggapin mo ang trophy na ito mula kay Clark. Clark? Award giving body sa kalye. May isang delivery rider ding nagpa-unlock sa aming pa-award. Best in Kabaitan! Ang gustong award ni Kuya! So dahil ba sa kabaitan mo, marami ka nagiging customer? Opo, marami. Oh, dahil mabait ka nga. Anong pangalan mo? Lord Alfred. Ay, mabait nga! Dahil si Lord! Mabait talaga siya, gusto Lord! Ano po sa lahat, salamat po sa nagbigay sa akin ng award. Sino po na sa... sana po maging ano tayo. Maging mabait tayo sa kapwa pag humahal ang pairali natin. Lord, thank you, ha! May 230 na empleyado na si Clark ngayon at kasama raw sila sa tagumpay na ito. Very fulfilling kasi nakikita mo yung mga tao na nabibigyan mo ng kabuhayan, tapos na napapasaya mo yung mga customers. May branch na kami din sa Makati and Cebu. Monthly na average kinikita niyo dito sa business? Siguro kumikita kami ng mga 6 digits. Or more. During peak season. Yes. Malayo na ang narating ng pangarap na magka-award ni Clark. Since nandito na ako, sa tingin ko ito na yung hindi ko na-achieve dati. Ito na yung trophy ko. Ito na yung pinaghirapan ko for the past 3 decades ng buhay ko. Patunay ito na hindi dapat sinusukuan ang pangarap. Gaano man ito kahirap, gaano man ito kaimposibleng makamit. Dahil tulad sa pagnenegosyo, nagtatagumpay ang nagpupursigi. Hindi ako naniniwala na pera ang dahilan para magsimula ka ng negosyo. Magsisimula ang negosyo dun sa pangarap mo, dun sa dream mo, dun sa target mo sa buhay.